Isang araw, nag-decide kami ng asawa ko na umuwi sa province. From Manila to Mindoro, pinili namin na gabi bumiyahe para hindi mainit. Experience na rin kasi namin magbiyahe sa araw. Grabe, sobrang tindi ng init. Parang may heat stroke ako. May heat stroke ako sa'yo? Char! Grabe, sobrang tindi talaga ng init. Nga pala guys, ugaliin natin i-check ang mga motor natin. A DP4 para safe. Nang makarating kami sa Calapan Point, turn on ako ng MDL or mini driving light. Dahil madaling araw na kami nakarating at madilim pa rin ang daan, buti na lang at hindi kami namatayan ng motor. Kasi hindi na pala ito mag-start dahil lobat na ang battery nang di ko namamalayan. Napa-thank you Lord na lang kami. Kaya napag-desisyonan ko na ibalik ang kickstart nito or ipa-full whip ang Raider 150 ko paso mahal. Naisip ko na lang na kaya ko naman siguro. Since matagal na rin akong nagkukutingting, meron din naman akong training at knowledge electrical wiring eh. Kaya ngayon, samahan niyo akong i-full whip ang ating motor. Gumamit nga pala ako ng TTGR Full Wave Rectifier o Regulator. Kaso mali na bili ko dapat female connector kaya bumili na rin ako ng mga ganito para malis ang wire sa connectors or socket. Susukin nyo lang yung mga lock nito. Sa wiring naman ay gumamit ako ng 2-pin connector upang maiwasan na magputol ng wire. Una, alisin muna natin ang engine oil. Buksan natin ang engine sa may stator part kasi meron tayong babaguhin sa may windings niya. Pagsasamahin natin ang supply ng headlight at supply ng battery. Upang mas maraming pumasok ng kuryente sa battery natin at hindi agad ito malobat, i-connect natin ang headlight sa ating battery kaya magiging battery operated na ito. Puputulin natin yung wire na yan at hahayaan natin naka-disconnect. Saka itong itinuturo ko ay puputulin din natin. Gumamit pala ako dito ng 12 AWG na size ng wire kasi ito lang meron ako. Kabandahan nito ay may rating ito na THWN na ibig sabihin ay mataas ang heat resistance nito. Pagtapos natin i-solder ay pwede na natin ibalik ito sa makina. At bumili din ako ng bagong gasket. Ganito dapat ang magiging itsura ng regulator. Yung black wire na extra dyan ay kukunip natin sa accessory. Ang pinakamalapit, yung nasa brake switch na kulay orange. Para maging battery operated ang ating headlight. Mag-a-add naman tayo ng wire sa lumang socket ng regulator. Gayahin na lang nyo ito kasi iba-iba ang itsura ng ating socket. Lalagyan din natin ito ng 2-pin connector. Kung mapapansin nyo ay dalawang connector ang galing sa stator. Yung may yellow ang i-coconnect nyo sa yellow at pink wire ng regulator. Yung yellow at pink wire ay pwede magbaliktaran. At yung isang connector naman ng stator ay i-connect ko saan dati ito nakalagay. At ngayon, subukan na natin. Dapat iilaw agad ang headlight kapag sinusiyan natin. I-start na natin ang engine upang makita natin kung mabilis na ito mag-charge ng battery. Kung mapapansin nyo ay mabilis mag-recover ang battery kahit buhayin ko pa ang mini driving light. Patunay lang ito na mataas na ang charging current. At marami na ang pumapasok ng kuryente sa battery natin. Hindi na tayo mamamblema kahit bukas ang ating mga accessories, lalo na ang ating mini driving light. Follow for more videos and hacks.